Anyway, oh, ito na. Ito na ang pinaka-finale, ha. Oh, simulan na natin. Lumpian Logic. Maraming salamat, ha. Lumpian Logic. Oh, no. Bakit ba napaka-importante nitong ating topic ngayon? Kasi, oh, alam nyo, nung ako po'y binanata ni Bagong Lipunan, nung nasa December po ako, at nagbabakasyon po ako, ganun din si Boss Dada, alam nyo, napaisip talaga ako ng gusto nun. Sabi ko, ano ang trip nitong tao na to na out of nowhere, bigla na lang bubabanat? Out of nowhere, yung nananahimik kami, kami talaga yung totoong oposisyon, kami talaga yung totoong ayaw kay Marcos noon, ay bigla kaming ginugulo. Bigla kaming keso sasabihan na nabayaran, keso ganito, ganito. Kaya medyo may something dito. May something. And meron na ako narinig na ito ay isang Trojan horse talaga. Ito ay merong, ano, may bas-bas ito ng kalaban. Ibig sabihin ng kalaban, eh yung kakampi ng mga Marcoses. Noong una, syempre parang, paano niya gagawin yun? Ano yung parang iniisip ko, ganun siya kaliteral na babanat? Baka naman ako lang. Yung alam mo kasi, kahit yung mga impormasyon na dumarating sa akin, kahit ako, pinagdududahan ko yun eh. Kasi nga, hindi ako gullible na tao. Whenever I receive an information, I question it. Yan ang ugali ko. Hindi ko kagad pinaniniwalaan. Ano ako eh, critic ako sa bagay na yun eh. Medyo may trust issue ko. Pag meron, kahit ba kaibigan ko yung nagsabi, kahit kakilala ko yung nagsabi, pinagdududahan ko lagi yan. Hindi dahil sa kaduda-duda yung tao, pero yun ho yung training sa akin. Always question ang mga facts na dumarating sa'yo. Kaya nga, nung unti-unting nakikita ko, nire-reveal niya na yung nangyayari sa kanya. Ako binanatan niya. Eventually, sila Sasna. Sabi ko, direksyon nito, mga Duterte supporter, ah. Yung mga binabanatan niya, mga Duterte supporter na. Sabi, may something to. Tapos, bigla niya nang binabanatan si Pangulong Duterte. Tapos sinunod niya na si BP Sara. Kaya, uy, medyo ano na to, iba na hulog nito maman to. Di ba? Mukhang may kumukumpas sa mama na to. Yun yung talagang ano ko doon eh, may kumukumpas. Tapos, yung kanina, doon ko na lang napagtanto. Ah, kasi pwede mo pang lusutan eh. Lusutan yung ayaw ko sa Duterte, ayaw ko din kay Marcos. Pwedeng ganun. Tama, mali. Diba? Pwedeng ganun eh. Possible yun. Ayaw ko kay Duterte, so ayaw ko doon sa mga vlogger niya. Ayaw ko kay Marcos din. Pero, hindi mo pa pwedeng awayin yung nag-anti-Marcos din. Kasi pareho kayo. Remember, ang binabanatan niya ngayon ay hindi naman mga Duterte supporter na. Mga anti-Marcos na mga kasamahan niya ang binabanatan niya na ngayon. Eto nga ho, yun ha. Ipapakita ko lang yung part na yan. Okay. Nagkasama kanina sa Davao City. Sorry. Ito. Ayan. Sa ugali niyo rin na feeling entitled na kaya niyong diktahan si Liza. Ibig sabihin nyo, hindi kayo alam paano kumulate sa Kaliza? Paano kung na-appoint kayong dalawa? Dito, halatang-halatang meron na siyang pagkiling kay Liza Marcos. Dito, binabanatan niya na si Maharlika at si Pebbles. Binabanatan niya na at sinasabi niyang hindi lang kasi kayo napagbigyan ni Liza. Kaya niyo binabanatan. So, how did you know na hindi sila pinagbigyan ni Liza? Isipin niyo yun, ha? Paano mo nalaman na hindi sila pinagbigyan? Don't tell me, sinabi sa'yo ni Maharlika. Alam mo, hindi kasi kami pinagbigyan ni Liza. Eh. Kaya binabanata namin. I don't think they would say that to you. Diba? Kilala ko, ako, hindi ko na nakakausap yung si Marlika, pero si Pebos, nakausap ko pa yan. So, ibig sabihin po, abay, nakakausap ka. O, tuloy. Ganun pa rin ba ang sasabihin nyo kay Liza? I don't think so. Close sila, no? Liza talaga.
close sila, Lisa. Ang tawag niya Lisa. Hindi kasi, di ba, sabi nga nila, merong payo eh, pagka ikaw nasa restaurant daw, ang tatawag mo dun sa waiter o waitress, yung first name nila, so that they would serve you well. Di ba? And at the same time, para ang dating kaibigan, so hindi tatarantaduhin yung pagkain mo, ganyan-ganyan. Yan yung payo eh, di ba? Pagtatawag ka ng waiter. Ay, anong name mo nga pala? Ryan. Uy, Ryan, pahingin naman ako ng tubig. Ganyan-ganyan, di ba? Kasi para close. Tama, mali. Tama, mali. Eto, Lisa na ang tawag niya. Iba ka. Iba ka. Ina-analyze kita. Mga opportunista kayo. What's the difference between me and you? Okay? Tumulong ako sa kampanya pero hindi ko pinangarap ma-appoint. Kayo? Very obvious naman eh. Ikaw pa nga, Marlica, nagsabi na ni-request mo, diba, na sana bigyan ng trabaho si Pebbles. Nag-react ba siya? Hindi. Tinanggap niya yon. O, syempre, gusto rin niya ma-appoint. O, Marlica, sagutin mo ito. Huwag kang magtago. Nagtatago ka eh. Ay, ba't ba nang tago? Hindi kasi yun ang sinasabi nito eh. Dahil nga may kaso. So, Marlica, sagutin mo itong paratang sa'yo ni Bagong Lipunan. Sinasabi niya, kaya ka lang naman nagagalit daw kay Lisa Marcos, eh dahil sa hindi kayo na-appoint. Yan ang unang akusasyon niya. Hindi kayo in-appoint. Kaya daw kayo nagagalit, Pebbles at saka Maharlika. Buti pa si Pebbles sumagot na. Ikaw, Maharlika, kailan ka sasagot dito sa akusasyon na to? Totoo ba ito? Totoo ba ito, Maharlika, sa sinasabi ni Bagong Lipunan, hindi ka lang daw na-appoint, kaya ka nagagalit sa mga Marcos? Pakisagot. Pag hindi ka sumagot, sabi nga, silence means yes. Diba? So, you have to answer. I know, maaaring sabihin mo, i-justify mo, ay, hindi ko napapatulan yan, walang kwenta yan. Oo, pero malaking akusasyon ito sa'yo. Simpleng sagot lang naman eh, kasi kung ina-accuse nyo nga si Marcos ng, o ba't di niya sinangod kung gumagamit siya o hindi, bakit niya tinawanan lang? Ina-accuse natin, di ba, si Marcos ng ganon. O, ba't niya tinawanan lang? O, eh, tayo rin. Dapat sagot din ho tayo. Kung kayo in-accuse ng something, yes or no lang naman eh, totoo ba o hindi? Diba? Yung vlog mo na tinanong mo si Lisa bakit hindi pa napot si Glenchong, yun yung last na hindi na sumagot si Lisa sa iyo kasi demanding ka. Oh, dinuro ka pa! Dinuro ka, madam! Demanding ka. Nanggigigil na naman si Bagong Lipunan. Demanding. Madam, hindi ka lang daw humingi ng appointment. Demanding ka. Ano ibig sabihin nun? Entitled ka daw, Madam Marlica. Dinuro ka ng ganon? Payag ka nun? Payag ka? Ako, di ako papayag niyan. Induduruin ako ng ganyan? Hindi! Hindi ako papayag! Diba? Sana kung hindi niya pinangulangot yan, okay lang. Eh, pinangulangot niya yan eh. Tapos dinuro ka. Gumanon siya, tapos... Diba? Feeling entitled. Hindi naman talaga kayo nabudol eh. Hindi lang kayo napagbigyan. That's the difference between me and you. Yun! Siya lang ang bayani! Siya lang ang bayani! Si Bagong Lipunan lang ang may pagmamahal sa bansa. Ay! Dinaig mo pa si Tipi. Walang biro. Dinaig mo pa si Tipi. Okay, tapos sabihin niyo, makisama ako sa inyo. Ayaw ko maging korap katulad niyo. Wow, korap ka na ngayon, Maharlika! Korap ka na! Korap! Maharlika, korap ka daw! Korap! Paano ba yan, Maharlika? Sinabihan ka ng korap? Payag ka ba nun? Papayag ka ba? Ba? Korap! Oh,
Wala ka pala, Marlika. Yung tapang mo, nawala. Ang tapang mo, di ba? Harapin mo lahat. Eto, pero si Bagong Lipunan, hindi mo maharap. Kurap. Ayaw kong maging budol tulad niyo. Budol? Hindi kayo para sa bayan. Budol? Di ba? Hindi kayo para sa bayan. Bigyan natin ng ano, mga kalays, reaction yung pinost ni Pebbles na alam kong galing sa kanyang information. Okay? Naku po, galing daw sa'yo information, Maharlika. Ikaw na may kasalanan. Sabi ko sa'yo eh, ikaw na may kasalanan ngayon, Maharlika. Wala ka pala eh. Wala. Okay. Pero bago dyan, mga kalays, huwag yung kalimutan na bumingo tayo sa ating analysis. Oh, bumingo daw! Bingo! Ang kabaklaan niya, no? Woo! Kinikilabutan ako. Promise, kinikilabutan ako. Don't tell me, Jojo, di ka kinikilabutan habang pinanonood mo to. Yung salitang bumingo ako. Nakakasuhan nga ni Abel itong si Maharlika. Bumingo tayo dyan. Pero ano mangyari sa case, that's another ano, di ba, analysis natin. Right? Pero sabi ko dito, tingnan nyo na, mga kalis, kung ano yung analysis ko dito. Ano mangyari sa kaso? Okay? Kasi aligaga eh. Di ba? Wala na daw sa California. Yun yung sabi ko. Eh, akala ko ba harapin mo yung kaso? Oh, wala ka pala! Barlika! Wala ka! Kala ko ba harapin mo yung kaso? Wala ka na daw sa California? Wala. Mariana, ano to? Mariana Zenit. Ang hirap naman ng pangalan nyo, Madam Marianne Zenit. Sinagot ni Marley kaya na hindi niya as position sa Malacanang, hindi. Sagutin niya si Bagong Lipunan. Sagutin niya si Bagong Lipunan. Diba? Kurap daw siya eh. Oh, payag ba siya nun? Kurap siya. Kurap ka daw, Maharlika. Oh. Diba? Yung talagang may ebidensya ka. Unang-una, nasaan ang pulboron video? Oh, ngayon di na siya naniniwala sa pulboron video. Sintu-sintu to. That, halos gatasan mo araw-araw yung pulboron video, tas ngayon di ka na naniniwala. Ang lupit mo, Brad. Ibang level yung ano mo, U-turn mo, ha? Dinaig mo pa talaga yung mga nag-U-turn. Alam mo yung ano, bumibiglang liko sa mga ano dyan? Diyan sa mga motel, dinaig mo. Halos inaraw-araw mo yung video na yan eh. Tapos ngayon, wala na yung video. Biglang nawala. Ay, nako, sa halagang. Right? Nasaan yung narongsen ni Amy na asin daw? Oh, that's the second one. Mayroon ba? Asan daw yon yung mga ganon-ganon? Oh, yung text daw ni Amy, hindi mo na pinakita, Maharlika, wala ka pala. Wala. Puro ka pala daw fake news, Maharlika. Diba? Kung utusan mo man lang tong si Pebbles, dapat kumpleto. Oh, kaya hindi nga. Hindi yung magpe-fake news ka lang. Oh. Okay. Oh, fake news ka, Maharlika. Fake news. fake news, Maharlika. Oh, ang tanong, sino na ang reyna ng fake news? Si Maharlika o itong si Bagong Lipunan? Oh, ha? Ano sa tingin nyo? Oh. Ano na sa tingin nyo? Oh, sino na ang fake news sa kanilang dalawa? Wala ka pala, Maharlika. Fake news. Mga kalois, eto ah. Papakita ko sa inyo yung mga kalois, anong sinabi niya? Ah, sige nga. Naka-zoom in ba, mga kalois? Ah, sige, mga zoom in. Shoutout kay Ma'am Lichen, kay Jai, kay at kay Ma'am Liz, at kay Ma'am Melodia Yoshida. Okay? Sabi ni Fourleaf, tungod ba anin nang wala kagipansin, Marlika, kasi yung project? No, it's not about the project, mga kalois. In-explain ko na sa iyo, hindi sila qualified din. Hindi sila, Maharlika, wala ka pala eh. Hindi ka pala qualified doon sa project niya.
Antindi, may qualification yung project? Wala. Marlica at saka Pebbles, hindi pala kayo ano qualify doon sa project niya. Wala. Sino kayang qualify doon sa project niya? Siya lang mag-isa? Lupit nito. Lahat kayo, kurap! Lahat kayo, hindi qualified. Ako lang ang qualified. Oh. Marian, salamat po uli. Ah. Tuloy natin. Okay. In-explain ko lang kay Maharlika ano yung red flag kay Glenchong. Diba about dun sa ayaw ni Glenchong mawala yung project ng mga Congress, not the project's kabayanihan. Okay? Wala naman. Iba nalipad nito. Malayo nalipad nito. Project ng mga congressman, mga senator, na naging source ng corruption. Pork barrel po. Diba? Attorney Glenchong, ayaw ko sa Smartmatic kasi yun ang ano, diba? Dayaan. Yun yung source ng corruption. Tapos, okay lang sa project ng Kongreso na naging source ng corruption. Ano yan? Double standard? Gusto mong maging COMELEC chairman? For what? Ang dami ba nakaabang dyan na mga makikinabang sa pagiging chairman mo? Hindi ka po consistent eh. Yun yung red flag. Kasi nga, kahit sabihin mo, honest ako sa aking project, blah, 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 how would you know kung walang mga resibo din? Diba? Sabi mo, project, dapat may resibo, ha? O sige, ha? Siguraduhin mo yung project mo, may resibo, ha? Pag walang resibo yan, ha? Maniwala ka sa akin, aaraw-arawin ka namin dito. Pero pansinin niyo, ha? Pansinin niyo, ha? Tingnan niyo yung suit niya. Sabi ko nga sa inyo, ako, ha? Sa tingin ko, darating talaga yung point na babalik to kay Marcos, Bakit? Ngayon pa lang, pinupurin, How would you know? Right? Ganyan ba ang practice sa company? Na kumugastos ka, sabihin mo, honest lang ako, wala ng resibo. Ganun ba? Uy! Wag mo naman eh! Ayan ka na naman eh! Nguyain mo na naman yung ano mo! Wag mo nguyain! Parang awa! Oh. That's the red flag. Pero anong ginawa niya? Kinampihan niya. Yo! Pinahida sa manggas! Pinahida sa manggas, mga kababayan! Ulitin natin. Pasimple pa, pasimple pa. Kala mo, uli ka. Gusto mong maging COMELEC chairman? For what? Ang dami ba nakaabang dyan na mga makikinabang sa pagiging chairman mo? Hindi ka po consistent eh. Yun yung red flag. Kasi nga, kahit sabihin mo, honest ako sa aking project, blah, blah, blah. How would you know kung walang mga resibo din? Yan na. How would you know? Si simple right? Na. Ganyan ba ang practice sa company? Na kumugastos ka, sabihin mo, honest lang ako, wala ng resibo. Ganun. Ayan na! Ayan na! Naku po! Patay tayo! Dinukot na! That's the red... Mandurukot! Mandurukot ka! Mandurukot! Dinukot na! Saan kaya niya ilalagay? Bibilugin niya muna! Pero anong ginawa niya? Kinampihan niya. Ayaw! Pinahit na! It's the same way na nangyari dito kay Liza. Okay? Eh, Liza na naman. Oh. Si Glenchong ang naging reason kung bakit hindi na pinansin ni Liza si Marley. Kasi nag-demand siya. I-appoint mo na si ano. Bakit hindi na-appoint tong si Glenchong? Di ba? Nasa vlog niya yan eh. Right? Nag-demand siya kay Liza. Na parang akala ko sino. Hindi naman sinabi ni Glenchong na nung campaign pa, ay ayaw ng Smartmatic or hindi na sinama ni Liza siya dun sa Smartmatic nila na Pandaraya. Ano ibig sabihin nun? Ano? Talaga siya gusto ni Liza. Diba, sabi ni Glenchong, tatlong position daw pero hindi niya tinanggap. So, for the longest time, tumahimik ka kasi nag-aantay ka ng position. Kung para ka talaga sa bayan, hindi mo na inaantay yun. Right? Pero may mga may mga vested interest kayo. Yun yung hindi nyo lang maamin sa mga... Marlica, may vested interest ka daw. Grabe ka naman pala, Marlica. May vested interest ka pala. Grabe naman. Ano ba yun? Mga viewers nyo, budol din kayo. Budol din kayo. Diba?
budol din kayo. Budol versus budol. Budol tapos versus gusto nyo kampihan ko kayo? Gusto nyo kampihan kayo? Tapos ang grabe yung tingin nito sa sarili niya, no? Talagang feeling niya, gusto niya, ay feeling niya, si Marlica at saka ito sila Pebos, gusto na kampihan ito. Uy, wala. Ikaw nga yung gusto magpakampi. Walang gusto sa'yo. Wala kang dumidikit sa'yo eh. Mahiyahiya ka naman. Walang humihingi ng ano sa'yo, approval sa'yo, o oh, kaya naman dumidikit sa'yo, o oh, parang affirmation na kaibigan mo. Wala. Lahat dumidistansya sa'yo. Ano napansin? Magsama kayo ni Joey, kayo lang ang magkaibigan. Joey, ba't mo naging kaibigan to? Oo. Oh. Kisama sa inyo? I don't think so. Right? Darating ang panahon, bibingo ako dito sa mga pinagsasabi ko. Diba, mga kalois, nung bago ako nagsalita about dun sa isang topic natin, sabi ko may darating. Oh, may darating. Ito daw, na nga yun. Ito daw yung darating na yun. Ano ba yun? Ha? Dito, malalaman mo na napakasinungaling niya. Mabarinig ko sa inyo. Dumating nga. Diba? Kung sa Bisaya pa, makagaba ko. Guilty siya, hindi. Dami mong alam. Right? Hmm. Sabi niya dito, so stigilan mo na yan. Hindi ka man lang kinampihan ni Marlica sa laban mo kay Banat Bay. Actually, Pebbles, tinawagan nga niya ako. Panalo ka dun sa debate niyo ni Banat Bay. Tumawag siya sa akin. Tumawag siya sa'yo? Marlica, totoo ba yun? Tumawag ka kay Bagong Lipunan? Totoo yun? Kinongratulate mo yung kahihiyan niya na nakuha dun sa debate? As in, pinagtawanan siya dun? Kinongratulate mo pa? Marlica, pabulaanan mo ito kung hindi totoo. Kung hindi, kahiyahiya ka rin. Mantakin mo, pinagtawanan siya dun? Pinagtawanan siya doon. Nabawasan siya ng subscriber doon. Yung mga taong nagko-comment doon galit sa akin. Pagtapos love na nila ako. Nasabi nila ayoko na sa'yo, Bagong Lipunan. Tapos kinongratulate mo daw. Totoo ba yun, Marlica? Ikaw pa pala ang tumawag. Ibig sabihin, ikaw talagang nangangailangan kay Bagong Lipunan. Diba? Tapos nag-text pa siya, Roy, gigil pa rin si Banat Bay sa group size sa'yo. Nag-text siya, asan ang text? Ilabas mo yung text! Oh, sige na, ilabas mo yung text. Pag wala ka nilabas, fake news ka. Bakit? Yan yung sinabi mo kay Maharlika eh. Diba? Nag-text sa kanya si Aimee, wala naman siya nilabas, so fake news siya. Budol siya, budol. O ngayon, sinabi mo, nag-text si Maharlika sa'yo, asan? So, budol ka rin. Budol. Nandito. O, asan? Ipakita mo! Ay, cellphone lang yan eh. Nag-text nga sa akin si Elon Musk eh. Sabi niya, mag-sosyo daw kami. Nag-text nga ako ni Gigi. Sabi niya, Banat Bay, kantahan kita. Ito, oh. Asan na yung text? Bago ko si Blindlock, nirecord ko. Oh, asan okay? Na nga? Asan? So, maling-maling information na kuha mo, Pebbles. Hindi mo kinuha yung side ko. Asan? Maling-mali daw, hindi kinuha yung side niya. Eh bakit? Nung ako ba, hindi mo kinuha mo yung side ko? Nung pinagbintangan mo akong bayad? Tinanong mo ba ako? Hindi rin. O, tingnan mo. Lahat ng mga pangbibintang mo sumusuplak sa pagbumukha mo ngayon. Sabi ko sa'yo eh, hindi ako naniniwala sa salitang karma. Ang tawag lang dyan, justisya. May justisya. Kung ano-ano pinagbibintang mo sa akin, di ba? O, tinanong mo ba ako, Banat Bay, totoo ba? O, kasi may balita kami. O, ganito. O. Di ba? Wala. Bakit? O, ikaw ngayon, humihingi ka ngayon, ba't di ka man lang tinanong? O, so ikaw lang pwedeng tanungin, ako hindi. O, anong tawag dyan? Boom ko nana. Ha? Kung ikaw may bingo, ako boom ko nana. Kasi alam kong doon ka talaga papanik sa kanya. Kasi pareho kayo eh, budol eh. Budol? Sabi niya, hindi pwedeng makapag-away mo, kaaway din ni Maharlika. Come on! Come on!
Hindi pa pwedeng kaaway ni Marlick ay kaaway mo rin. Come on. Sino ba nagbigay ng mga screenshot sa Canada? Di ba si Marlicka? Oh, sino daw ba nagbigay ng screenshot? Marlicka, totoo ba yan? Ikaw ba daw nag-feed? Yan ang sinasabi nito ni Bago Lipunan. Inaakis ka na ikaw daw ang nag-feed. Naku po. Marlicka, kakaiba ka pala tumira sa likod. Nagsusuot ka? Kakaiba ka eh. Nakatalikod ka tumira. Oh, ba't di mo diretsuhin? Tapos ngayon, binabalikan ka. Di pahiya ka ngayon. Pinampihan niya ako. Alangan, makukuha ko agad yun sa mga DDS. Ano, hindi naman ako DDS since 2016. Hindi naman talaga ako naging DDS. Miriam BBM ako eh. So paano nga? Paano ko nakuha yun? Eh, galing sa kanya. Diba? Ito ang pwedeng teorya dyan. It's either galing nga sa kanya noon at hindi yung recent. Dalawa yun. Diba? Kasi tandaan ninyo, noong time na yun, talagang sinisiraan ako ni Maharlika. Tinisiraan ni Maharlika si Mocha dahil binabanata namin si BBM noon. Oh. Kaya maaaring ibinigay niya yan noon. But not at this time na napahiya ka sa debate. Diba? Huwag ako. Mautak to. Ah? So sabihin mo na hindi ako kinampihan? Wrong. Wrong? Okay? Wala ditong kinalaman si Banat Bay. O ano walang kinalaman? Ako yung pinag-uusapan nyo. Kung kinampihan o hindi kinampihan. Tungkol sa debate nyo ni Banat Bay. Tapos sasabihin mo walang kinalaman si Banat Bay dito. Ano to? Sino kaaway mo? Sino kaaway mo? Si Banat Bayot. Ang hina naman ng kukote nito. Okay. It's about yung paninindigan. Right? Ipagtanggol mo pa yung tao na paborita ay pork barrel. Anong klase ka? Para ka ba talaga sa bayan? Pork barrel. Diba? Inaway mo si Lisa dahil sa tao na yun. O anong ibig sabihin yun? Kung si Thinking Pinoy may Mel Robles, ikaw rin mayroon ding Glenn Chong. Ganon? Tapos sabi pa niya dito, analogy yung pambobo. Iba naman yung kay TP at saka kay Mel, ano, manager niya yun at ang bintang doon, pinagkakakitaan niya yun. Iba, pinagkakakitaan ba si Glenn Chong? Analogy yung pantanga lang eh. Ano ba to? Ano bang, bakit, ano gantong vlogger na to? Papaano nagawaan ka ng kabutihan ng tao, wini-welcome ka sa lugar nila, hindi ka pinagastos. Kaya kong gumastos, Pebbles. Yan, yan, yan. Pumunta daw siya sa Amerika, in-invite daw ni Maharlika, at sinasabi ni Maharlika kay Pebbles na hindi daw gumastos ito. Sinagot daw lahat ni Maharlika. Eto yung susuplak sa mukha ninyo. Mga sinungaling kasi kayo. Yan ang problema sa inyo, magkakasama. Kayong mga pro Marcos noon. Ngayon, napakasinungaling nyo, lumalabas tuloy. Tandaan mo, yan din yung sinasabing akusasyon ni Maharlika sa akin. Na siya daw ang nagbayad, siya daw ang ganito, pati daw pagkain ng Mocha Girls, pati daw pagkain ng ano. O di ba, naalala mo, yan ang pagbibintang nyo sa akin. Tama, mali. O, ngayon, ikaw na pinagbibintangan. Sabi ko sa iyo, merong justisya. May justisya. Okay? Tapos sa pababa dito, grow up bro, focus ka na lang tayo para sa bansa. Paano ka makakapokus para sa tayong bansa kung ikaw may vested interest din? Ngayon na naman si vested interest. Ano ba yung vested interest niya? Ah, nga pala, gusto ng pwesto. It's kawatan versus kawatan. Budol versus budol. Budol versus budol. Diba? Bakit ay mo amin? Mas kuha ni Boss Dadayo, budol versus budol. Aminin pe, Boss, na nag-antay ka rin ng posisyon, na ganun ka kasipsip. Halata naman sa action niyo eh. Gusto niyo may kapalit, may posisyon. Ibahin... Pe, Boss, gusto mo daw ng kapalit, may appoint. Gusto mo ba ma-appoint? Totoo ba yan? Pe, Boss? Pero parang wala akong narinig na ganyan. Pero dapat sagutin nyo yan kay ni Maharlika. Sagutin nyo yan.
niyo ako, tumulong ako kay BBM na hindi ko in-expect na ma-appoint ko or whatever. Gusto ko lang sundin niya yung pangako niya. That's the difference between you and kayong mga grupo niyo. Grupo niyo, ikaw yung nakikigrupo dyan dati. Pitupak talaga to. Diba? Kayo naman ang naglumapit sa akin eh. Even yung ano natin, yung collab natin first time with Sass. Ayaw ko sa channel ko, gusto ko dun sa kanya. Pero bakit gusto niya dito sa akin? Bilang kaibigan, oh sige. Ako na lang mag-host. Maharlika, ikaw daw pala ang lapit ng lapit kay Bagong Lipunan. Totoo ba yan, Maharlika? Hoy, sagutin mo to! Huwag kang tatahimik dyan. Pagka tumahimik ka dito, ibig sabihin, wala yan tapang mo. Yang tapang mo, kaya mo lang daw pala ginagawa yan tapang mo dahil gusto mo lang ma-appoint ni Lisa Marcos. Ngayon, kung talagang totoo kang tao at para sa bayang ka, sagutin mo to. Bakit? Sinasabi nito, lumalapit ka lang sa kanya, kailangan mo lang siya, ginamit mo lang siya, lahat-lahat. At ang tawag niya sa inyo, Orap. Orap. Sinunod ko naman lahat yung gusto niya, di ba? Even yung pag-takedown ng YouTube channel ni Ben Barubal, na para sa akin, kahit tirahin ako ni Ben Barubal, hindi ako napipiko, natatawa lang ako. Oh, pinatakedown mo daw. Ikaw talaga, Maharlika, may kasalanan sa lahat na to. Ah, sagutin mo to, pag di mo to sinagot, ibig sabihin, wala ka. Wala. Kasi, wag mo sasabihin na maliit na vlogger lang to, wag mo sasabihin na focus tayo sa issue ng bayan. Ito, issue ng bayan to. Bakit? It's your credibility ang naandi dito. Pag hindi mo sinagot to, yung credibility mo mawawala, isa ka palang sinungaling. Yun ang totoo dito. Okay? Kaya dapat sagutin mo to. Pero siya pikon. Inamin ba niya yan sa inyo? Hindi. Pikon po siya kay Ben Barubal. Ay, pikon ka daw kay Ben Barubal? Maharlika, wala ka pala. Mahina pala yung EQ mo. Pikon ka pala. Mahina ang... Alam mo yung mga pikon? Yan yung mahihina ang emotional quotient. Kasi nga pikon. Ang lakas mong bumanat. Yung pala, pikon ka pala? Totoo ba yan? Ay, sagutin mo yan! Pag di mo sinagot yan! Okay, that's the difference between me and her. So, ano? Susumbatan tayo? Sumbatan tayo about dun sa ano? Ay, sumbatan na! Ito na, ito na! Gusto ko to! Sumbatan! Ito, favorite ko to sa lahat. Yung nagnunumbat ng ano? Ito, ito na. Pakinggan niyo ha. Sumbatan na sila. Nasaan kayo, Sass? Nasaan kayo yung ibang ma-vlogger nung time na nag-isa lang siya? Laban kay Liza. Nasaan? Okay? The difference between me as a Marcos Solis at sa kanya, wala akong in-expect. Uy, huwag ka mangulangot! Sa live ka, nangungulangot ka! Pwede kang gumanyan, oh. Mangati yung ilong mo, pwede. Pero yung mangungulangot, dudukutin mo pa, tapos ibabato mo lang. Huwag naman ka nung kalan... Ano? Yak! Yak! Huwag naman ganun. Na posisyon. Gusto ko lang na gayahin ni BBM yung leadership ng kanyang ama. Yun lang. Pero yung may isisiksik ako na politiko, wala po. Kasi wala akong connection sa mga politiko. Hindi kagaya ng mga Iskonians, ng mga vloggers, wala. Kaya kayong nanonood, kung wala kayong protection sa, kung wala kayong connection sa mga politiko, hindi rin yun alam sa likod ng camera, ano nangyayari, eh, at saka hindi kayo panatiko sa mga politiko, eh, pareho tayo dito ka sa channel. Pero kung ikaw po panetiko, doon ka sa... At kumunti yung subscriber mo. Don't tell me, wala nang ano, wala nang matinong Pilipino. Kanilang channel. Hindi naman kayo welcome dito. Sabi niya, Sol, I don't belong to any of you guys, Maharlika at Bagong Lipunan and other vloggers. I myself expected Glenn Chong to be appointed in Comelec. Nagkamali siya ng basa. Okay, pero alam niyo ba kung anong reason ni Liza? Diba? Sabi ni Ford, munti ka na siya madulas doon, no?
Alam nyo ba kung ano reason ni Lisa? Kung ba't daw hindi in-appoint si Glenn Chong bilang COMELEC chairman? Alam nyo ba? Alam nyo, dito nabubuking na siya eh. Nabubuking na siya na nakakausap niya si Lisa. Lisa na nga ang tawag eh. Hindi niya nga tinawag na kung ano man, di ba? Ano man tawag nila doon? Ma'am, si... Ano ba tawag nila kay Lisa Marcos? Oh, hindi nga FL, ano ba? Iba ba tawag nila eh? Dito, Lisa na talaga. Leif, sayang sa inyong network, oy. Kamu na lang unta, nabilin ba? Yeah, kamura na sa nagsi... Ayan, Lisa Smugs, yan ang tawag nila, di ba? Hindi na ganun, ang tawag na lang yan, Lisa. Hindi, honestly, hindi ko talaga kayang pakisamahan yung mga ginagawa niya sa nila sa likod ng camera. Okay? Ibahin nyo lang ako. Kung ayaw nyo, go! Okay? Go! Oh, umalis na yung mga tao sa'yo. Huwag ka mag-alala. Babay na sila sa'yo. So dito mga kaloy, sabi niya, welcome ka sa lugar nila na hindi ka pinagastos. Oh, ito na. Sabi ko nga sa inyo, pag nagkumakain kami, di ba? Sabi ko, magkano ang share ko? Okay, sharing. Or nagbumunot din ako ng wallet. Ako magbabayad. Pero sabi niya, wag na. Diba? Kaya ko naman yan. Okay, kung titingnan yung mga kalois, okay. See? Ito yung time na nag-meet kami. Yan yung reservation ko, oh. Saan pa ako pumunta, oh? Ang dami, oh. Oh, puro hostel. Sige, baba mo pa. Sigurado mahuhuli ka dyan kung saan ka pumunta. Oh. Ayan. Uli. Hostel. Bakit ba hostel, Randel Bunagan? Bakit hostel? Kaya kanina pinag-usapan niyan bakit sa hostel siya. Kasi sa hostel, sama-sama dyan. Yung mga ano, common yan. Diba? Mas mababa pa daw yan sa motel, sabi ni Randel Bunagan. Bakit kaya siya sa hostel? Ako alam ko kung bakit. Diba? Pwedeng ano doon, alam mo na. Aside sa mura, walang pera, alam mo na. Hindi kaya meron siyang mga sa ilalim ng kumot na nagaganap, may mga ganun. Diba? So dito, pinapakita niya na siya ang gumastos. Tama, mali. Okay, let's give it to him. Ay, to her. Basta, whatever he or she is. Let's give it to her. Okay? I mean, him. Sige na nga, him. To Bagong Lipunan. Let's give it to Bagong Lipunan. Na nagbayad siya ng sarili niyang hotel, na nagbayad siya ng sarili niyang kung saan man siya pumunta. Pero this is the thing eh. Ito, makinig kayo mga kababayan. Dito, napapatunayan natin na yung sinasabi ni Maharlika noon na kesyo binayaran daw niya, pinapakarga ko daw sa opisina, isang kasinungalingan. Kasi dito, may lumalabas na may nagsisinungaling nga si Maharlika na ni isang kusing wala daw siyang ginastos itong si Bagong Lipunan. Nagbayad pala ng sariling hotel. Mamaya, ipapakita niya pa yan, nagbayad din siya ng sarili niyang eroplano. Nagets nyo? Pareho silang sinungaling. Correct. So, kinarma ka ngayon, Bagong Lipunan. Kasi yan ang binagbibintang nyo sa akin noon na si Maharlika nagbayad ng pagkain namin. Si Maharlika, mga sira ulo nyo. Yan ang totoo. Kaya ngayon, ang tawag dyan, binabalikan kayo ng tadhana. Napakasinungaling nyo kasi sa akin. Diba? Napakasinungaling nyo sa akin. Kaya ngayon, ayan ang karma mo. Pinagbibintangan ka naman ngayon, o, di ba? Anong pakiramdam? Wala. Nakikisakay ka lang pala sa kayamanan ni Maharlika. Bleh. Nakikisakay ka lang pala sa mga kinikita ni Maharlika. Nagpalibre ka pala ng pagkain? Ay, grabe ka naman! Di ba? Playa del Carmen. Ito yung ginagamit ko, yan o. Booking.
level 3 na ako. Kasi nga, diba, can afford naman yun to eh. Right? Puro tapos hostel. Sabihin niyo, wala akong ginastos ni ano. Puro hostel. Nakita niyo yung booking niya, puro hostel. Engineer yan ha. Engineer yan. Dalawa pa nga ano niya, professor na, engineer pa, pero puro hostel. Hindi naman siya nilalait natin ha. Puro hostel. Alam na. Alam na this. Oh, kayo mga taga-US, kayo mga taga-Canada, alam niyo yan. Oh, hostel na lang ang binabanatan. Tayo, Boss Randall, saan tayo nag-check-in? Oh, para ano, saan tayo nag-check-in, Boss Randall? Doon tayo sa wharf. Ha? Sa wharf tayo. Brad, wharf. Oh, doon sa Hollywood, saan tayo nag-check-in? Doon mismo sa harap ng Hollywood. Bakit? Ako kasi yung nilalait mo. Ako yung nilalait mo na walang diploma. Na walang ko ano-ano, ikaw ang may diploma. Saan ka dinala ng diploma mo? Sa hostel. Engineer ka, engineer ha? Sino maniniwalang engineer ka at professor ka? Anak ng engineer yan, Brad. Engineer yan, walang kapera-pera. Anyari? Ha? Tapos kami pa yung walang pinag-aralan. Nagdadalawang buwan sa Japan. Naka-hotel. Sa Shinjuku. Hindi ko kami naka-hotel sa malayo. Oh, sa wharf kami. Sa wharf. Mismong tabing dagat. Para pagkas. Ganun ko. Wow, ganun kagad. Ah, sandali ho ha. Hindi ho tayo nagyayabang dito. Lilinawin ko lang ha. Hindi po kami nagyayabang dito. Hindi ako nagyayabang. Bakit ko sinasabi to? Kasi nilait-lait ang yung diploma-diploma. Ang sinasabi ko lang dito, kung talagang engineer ka, namuhay ka sa OFW, yung mga, alam mo yun, ang dami mong pinagyabang eh. Ikaw ang nagyabang. Tapos hostel ka lang pala? Ano ibig sabihin nun? Malamang kasinungalingan lahat ng sinabi mo. Yun ang totoo. Tama, mali. Yun lang ang punto ko dito, hindi pagyayabang. Kasi ang sinasabi ko lang dito, wala yan sa diploma. Wala yan sa kung ano-ano. Pinagyabang mo pang may diploma at may utak ka. Kung may utak ka, hindi ka sa hostel. Sabi nito, na-check-in kami dyan sa wharf, ang mahal. O eh, tanong ninyo. Si Boss Randall, alam niya kung magkano binayaran ko sa hostel. Ah, sa hostel. Sa wharf. Alam niya. Kasi pinadala ko sa kanya yung booking. Kasi sabi ko, i-check-in niya na maaga dahil late kami darating. Gabi na. Ni Cinco? Eh no, siya bang nagbayad niyan? Baka pati yung plane ticket ko. O, pakita ko sa inyo ha. Plane ticket ha. Yan ang ebidensya. Okay? Hindi yung dakdak lang. Kasi marami ka nang nabudol. Yan o, LA, October 14 to 17, Expedia, ginamit ko. Yan yung email sa akin, o, Roy Domingo, o, siya ba ang bumili? Sabi naman nila, nasan credit card? Yan o, kung i-click mo yan mga kalois, dito papunta, papuntang LA, yan yung detail ng bookings ko. Okay, nandun yung pangalan ko. Ya, fake yan? Nasa credit card ko po. Ayan fake, o. Fake! 26, Flair Ticketing. 26 yung email. Oh, 700 lang ticket mo. Sabihin nila hindi ako. Ano? Ang nakakasad lang dito lang mga namin kaloy. Yan eh. Syempre hindi ko tanggihan yung mga offers nila. Kasi baka mag ano ako na bastos. Hindi ko naman nang hiningi 'yon. Okay, what's the difference between me and Thinking Pinoy na pinapalabas nila na gustong matulog or maghanap ng tirahan sa LA? No, hindi po ako ganoon. Naka-reserve na po 'yan lahat. Okay, bago ako Ayan, sabi ni Safety and Security Vlog, almost 500 a day yung tinulugan natin. O, kahit si Safety Security Vlog, doon natulog. Sinake-in namin, ako nag-check. Hindi ho sa pag-aano ha, sinasabi ko lang mo ito para malinaw na hindi ho, baka mamaya pagbintangan na naman si Safety Security ang nagbayad sa hotel. Hindi po. Nagkumuha ako ng sariling kwarto kasi pinag-drive kami ni Randall. So, nagkumuha ako ng sariling kwarto para kay Randall. At isinama niya si Safety and Security Vlog. Doon sila natulog, di ko alam kung anong ginawa. Biro lang po. Hindi ko sila nagtabi. Oh. Yan niya, sa harapan mismo ng Hollywood.
Pagbaba mo, ayun na. Doon na mismo. Flair, ang sinakyan niyang airline. Sabi, nakakatakot yan dito sa airplane, sa airlines. Bakit po ba natin, hindi man lang West, sabi dito. Huwag mo naman laitin yung aeroplano niya. Bakit? Yung aeroplano ba yun? Di padjak? O di hatak? Baka ginaganon yung LEC. Hindi, alam mo, sa totoo lang, kaya napin...